for some reason talaga ayokong pag-usapan. Gusto ko lang suluhin. Pero may mga bagay talaga na hindi natin kaya dahil limited lang yung kaya natin as a human being. Yung pang self-hatred ay nakakamatay talaga. Nawala na yung tao. Saka mo pa ma-realize ang importansya at kahalagahan niya sa buhay mo. What is up you all mga bae? Kumusta kayo dyan? Maraming salamat sa iyong pagbisita. Sa video nito mga bae, gusto kong pag-usapan natin o mayroon ako isi-share sa inyong importanteng lesson talaga. Masasabi ko talaga na very important lessons para sa atin. Kung ikaw ay naghahangad ng personal development o personal improvement o mahilig sa mga bagay-bagay na mayroon tayong mapupulot na moral lessons, para sa iyo ang video na ito. Pero kung ikaw ay patungkol sa mga funny videos, prank videos, o mga for entertainment ang hanap mo naman, ay do suggest mag-scroll ka na kasi hindi para sa iyo itong video na to. Para lang ito sa mga taong gustong matuto ng valuable informations, alright? So, ganito. Gusto ko i-share sa inyo mga bae itong personal life experience ko na talagang mapupulutan natin ng aral at mayroon talaga kayong matututunan dito. For sure ako dyan. Ngayon, ang topic na pag-usapan natin ay patungkol dun sa depression. Diba, lahat naman tayo ay nakakaranas ng mga hindi magandang nangyari in the past. Yung mga pagsubok na pinagdaanan o mga mali nating ginawa in the past. Naging biktima rin ako sa mga ganon. And to be honest, ang hirap talaga makawala sa depression. Yung sinasabi nila mga bae na ang depression ay walang mukha, totoong totoo yun. Kasi sa labas, hindi mo makikita yung tao depressed pala. Kasi ang lakas niya tumawa, ang galing niya makisama. Pero kapag siya ay nasa loob na ng tahanan at siya na lang mag-isa where there is nobody to impress, eh doon na lumalabas yung tunay na nararamdaman at tunay na kondisyon ng kanyang mental and emotional state. At naranasan ko yung ganong state, ganong estado. At napakahirap talaga, nagdusa ako ng mahabang panahon, ilang taon, mahigit 12 taon more or less. Ngayon naman, ang gusto ko ibahagi sa inyo, kung papaano ako nakatakas doon sa depression na yun. So, malalim na pagkakalugmok sa depression na yun. At saka excited ako i-share sa inyo kung papaano kumilos, kung gaano kadakila ang Panginoon na kumilos para tulungan tayo o para i-address yung mga problema natin as long as kakapit tayo at tatawag tayo sa pangalan niya. Alright, so ganito. Kung bakit ako nagkaroon ng depression dati ay dahil sa mayroon akong desisyon na nagawa sa buhay na pinagsisisihan ko talaga ng lubos. Isang mabilis lang na pagbabalik tanaw. Isa kasi akong produkto ng isang broken family. Nakagawa yung tatay ko ng pagkakamali eh dahilan para nagkawata-kwata kami buong pamilya. At dahil doon, eh nagalit ako ng husto sa tatay ko. At yung galit na yun, eh lumago ng lumago habang tumatagal yung panahon. Tapos, one time, eh nabalitaan na lang namin, eh patay na yung tatay ko. So sa madaling sabi, namatay siya na hindi kami nagkaayos. Hindi na settled yung mga differences between the two of us. And right after nung living niya, saka ko na-realize ang pagkakamali ko. Kasi hindi ko dapat talaga ginagawa na nagtanim ako ng galit sa tatay ko. Regardless kung anong nagawa niya, kasi anak pa rin niya ako. Ang mayaroon namang pagkakamali ang tatay ko, dapat iniintindi ko at nakikipag-reconcile ako bago pa siya na maalam. So nawala yung tatay ko na hindi kami nagkaayos, naging bangungot sa akin yun. Na bumabalik palagi sa akin yung sumbat sa sarili na anong klaseng anak ako, bakit ko hinayaan ang sarili ko na lamunin ako ng galit to the extent na nawala na yung tao, saka mo pa ma-realize ang importansya at kahalagahan niya sa buhay mo. At dahil doon, palagi talagang binabalikan talaga ako ng masasakit na sandali na yun. Yung pang self-hatred ay nakakamatay talaga. Wala akong mapagsabihan, ayoko rin ipagsabihin kahit na kanino, kahit sa pamilya ko, hindi ko pinagsabi. Sinusulo ko lang, sinarili ko lang yung bigat na nararamdaman ko for 12 years kung dinadala. Paano ako nakawala doon sa bangungot na yon, sa depression na yon? Way back in 2006 or 2007, nagkaroon ako ng opportunity para makapagtrabaho doon sa Maynila. Not exactly sa Metro Manila, kundi sa Laguna. At nagkataon naman na ang boss ko, ang amo ko, ay isang lead minister sa Makiling Parish Church. Siya ay si Engineer Manuel Espiritu Ramos. Hindi ko makakalimutan talaga kasi yung tao na yan, napaka-importante niya sa buhay ko. Yun ang ginamit ng Panginoon talaga para makawala ako doon sa depression na sinasabi ko kanina.
During that time, mayroong inorganize si Mr. Ramos noon na isang prayer meeting o Bible study every Saturday. So sa ilang linggo nagdaan, ilang months ang nagdaan, tahimik lang ako habang nakikinig patungkol sa Bible, yung kasama namin, nagsasalita patungkol sa kung anong karanasan nila kung paano kumilos ang Panginoon sa buhay nila. So ako naman, nandyan lang ako sa isang sulok, nag-oobserba. And then one time, na-inspired ako sa mga kinikwento ng ibang mga kasama ko habang nakikinig ako. Na-inspired ako na ganun pala kumilos ang Panginoon sa buhay nila. So, sabi ko, masubukan ko kaya kasi ako nahihirapan na talaga ako sa estado ng aking emotional at mental state. Ang ginawa ko, time din akong naglasal, sabi ko sa Panginoon, sinumbong ko sa Kanya lahat ng bigat na nararamdaman ko, kumbaga, sinuko ko sa Kanya. Sabi ko, kung totoo ka, at nako, pasensya na, medyo umano yung boses ko pag naalala ko yung moment na yun. Well, anyway, pinipilit kong huwag maging emotional dito, total, matagal naman na yun. Sabi ko, Lord, kung totoo ka, tulungan mo naman sana ako kasi nahihirapan talaga ako sa pinagdadaanan ko, sino dinadalang bigat. So matapos nun, everything went normal, wala namang kakaibang nangyari until dumating yung susunod na schedule namin sa prayer meeting o Bible sharing, Bible study the following week, which is Saturday night. So nagulat na lang ako, ugali ko naman during magba-Bible study kami, naka-ano lang ako sa isang sulok na walang imik, nakikinig. Nagulat ako, bigla akong tinawag Mr. Ramos, Sir Manuel Ramos. Sabi niya, mayroon akong gustong testimonya na marinig. Tinatawag niya ako, sabi niya, Ronnie, halika rito. Pinapunta ako dun sa harap, sabi niya sa akin, mayroon akong gustong marinig na mag-testify kung anong mga pinagdadaan sa buhay, paano kumilos ang Panginoon, ganito, ganyan. So, nagulat ako kasi for how many times kami ginagawa na nagtitipon-tipon na gano'n, yun lang time na yun ako tinawag. Nagulat talaga ako. Kaya lang, sa taas ng respeto at paghanga ko kay Mr. Ramos, hindi ko siya mahindian. Hindi pwedeng hindi ako magsalita. So napipilitan ako ngayon, inilabas ko lahat. Inilabas ko lahat ng bigat. Kumbaga yung pasan-pasan ko ng 12 taon ay binagsak ko during that time. Ay hindi ko na talaga napigilan during that time, na gulgul talaga ako, talagang nag-uunahan yung mga luha ko habang nilalabas ko lahat ng sama ng loob ko. Galit ko sa tatay ko, galit ko sa sarili ko, lahat-lahat. Tapos ang hindi ko makakalimutan talaga sinasabi sa akin ni Mr. Ramos, ni Sir Manuel Ramos, sabi niya ganito, alam mo, kung anumang nangyari sa nakaraan, ay yun ay parte na yun ng kasaysayan. Wala na tayong kakayahan na paguhin yun. Ang tanging magagawa mo na lang ngayon ay matuto sa kung anong mga leksyon na nangyari sa nakaraan para magamit mo yung mga aral na yun para harapin ang ngayon at para paghandaan naman ang bukas. Alalahanin mo, Ronnie, may pamilya ka na. Kasi during that time, may pamilya na ako, may isang anak na ako. May mga tao nang umaasa sa iyo. Papaano mo ngayon paghandaan ang kinabukasan nila sa mga taong, yung mga taong umaasa sa iyo, papaano mo paghandaan ang kinabukasan nila kung ikaw mismo sa sarili mo ay hindi mo alam ang landas na tinatahak mo? Kaya kung ano man ang nangyayari sa iyo at sa tatay mo, wala ka nang magagawa ron, nakalipas na yon. At hindi rin magiging masaya at hindi rin magiging payapa ang tatay mo kung makikita ka niya at malaman niya na nagkaganyan ka. Sabi ko sa loob-loob ko during that time, ito yung mensahe at ito yung statement na gustong-gusto kong marinig matagal na panahon na. Nagdusa ako ng napakatagal na panahon. Kasalanan ko rin actually kasi wala akong pinagsabihan. Pero ito ang na-realize ko kung paano kumilos ang Panginoon para makawala ako ron. One week lang. 12 years akong nagdusa. One week ko lang sinubukan na isuko sa Kanya, na tulungan mo ako, nabibigatan na ako. After a week, nangyari yung hindi ko inaasahan. At tingnan nyo, alam ng Panginoon kung sino ang gagamitin niya. Ganito pala ang Panginoon kung kumilos sa atin sa mga prayers natin. Alam natin na ang Diyos Ama sa langit ay makapangyarihan sa lahat. Walang duda ron. Pero hindi siya gagawa ng milagro na isang pagpitik ng kamay, okay na yung lahat ng inaalala mo. Hindi pala ganun.
Ang gagawin pala ng Panginoon ay gagamit din siya ng mga created beings niya o yung mga created things para i-bless ang someone o para tulungan ang someone na nangangailangan at humihingi sa kanya ng tulong. Sa case ko, ipinadala niya si Mr. Ramos dahil alam niya hindi ako makakatangi kay Mr. Ramos kasi kahit sinong kaibigan kung magtanong sa akin kung anong problema ko, ano, kahit membro ng pamilya ko, hindi ko talaga nilalabas. For some reason talaga ayaw kong pag-usapan. Gusto ko lang suluhin. Eh, kaya ko. Kaya madalas tayo, umaasa tayo sa sariling knowledge natin, sa ating personal knowledge or personal ways to move on or to solve or resolve the problem. Pero may mga bagay talaga na hindi natin kaya dahil limited lang yung kaya natin as a human being. There were times talaga na nangangailangan tayo ng gabay ng iba, lalo na sa Panginoon. Siguro sa loob ng 12 taon na yon na nakikita ako ng Panginoon na hirap na hirap na, siguro sinasabi ng Panginoon sa akin eh, alam ko nahihirapan ka na, pero hindi kita pwede pakialaman kasi hindi ka naman tumawag sa akin. Gustong-gusto kitang tulungan pero hindi ko magawa dahil hanggang ngayon hindi ka pa rin umaamin at hindi mo pa rin sinasubmit ang sarili mo sa akin. Pasensya na, hindi sa pag ano, pero kung mababalikan ko talaga yung time na yon, parang medyo may ano pa rin eh. But anyway, pinipilit kong huwag maging emotional dito kasi kikita ko ng mga anak ko. Kaya kung babalikan ko yung nakaraan na yun, yung 12 years na naghihirap ako, ultimo sa pagtulog, nahihirapan ako kasi bumabalik siya lagi. Nagiging ano na siya, bangungot talaga, literal. Naiisip ko ngayon practically eh, kung gaano ako katanga during that time, na hinayaan ko yung sarili kong lamunin ako ng galit. Eh wala, nangyari na. Kaya yun ang binahagi ko sa inyo. At bago ko makalimutan, gusto ko lang kumustahin si Mr. Ramos. Alam ko, sir, kayo po ay alam ko ay medyo matanda na, may edad na something 80 or 70, almost 80 na siguro po kayo ngayon. Sana po ay nasa maayos at malusog lang yung kalusugan. Sir, pinipilit ko lang dito huwag maging emotional, pero kung makikita mo itong video na ito, gusto ko lang sabihin sa inyo na maraming salamat talaga. Kayo po ay ginamit ng Panginoon para makawala ako doon sa bangungot na yun. Eh, hindi ko nahahabaan ang mensahe ko kasi doon sa part na yun parang talagang ano na ako eh. Bibigay niyo yung emotion ko eh. Kahit medyo matagal na kasi ano na yun eh. 2012, 2011, matagal na. More than 10 years mula nung. Pero sariwang-sariwa pa rin talaga sa isip ko at hanggang sa pagtanda ko ewan ko kung matapos ko ba itong ini-explain ko. But anyway, mga bae, so ganun. Kaya sabi ko sa inyo, huwag kayong magatubilin tumawag. Nandyan lang siya lagi. Bago ako magiging emotional talaga, totally rito, gusto ko lang sabihin sa inyo na ang buhay natin ay isang biyaya. Kaya sulitin mo bawat sandali. God bless sa inyo lahat.